dito. Kung kakanta daw ba ulit tayo ng 1, 2, 3? Kaso wala silang kalaban na 1, 2, 3 yung pangalan eh. Ayaw nga. Pwede naman kung mga tatakbo-takbo, diba? Hamulang kayo, 1, 2, 3, go dito. Looking good for the side of Reach Apex as well as Team Payaman. Item check. Let's see kung ano ang kadaratnan. Anaga for the side of Team Payaman. Alam mo naman ang mga kahinaan ng mga Apex minsan, yung mga bato ng Kryptonite. Very aggressive ba ang maging makikita natin sa isang joint as well as this Rico God Mode ang kanilang Mathilda, which is yun yung talagang dapat gawin dito. Manggulo, mang-delay, kahit hindi mo na makuha as long as yung idea, ayun o, suntukin, sipmuraan, lugi. Etong sinikali in terms of damage. Oo naman, alam mo naman yung Mathilda Express. Kailangan talaga i-express niya yung kanyang feelings. Kaya Mathilda, kasi masyado yung maldita. Pero si Sway dito, medyo masyadong malalim. Oh no, 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 kailangan niya mag-back away. Pero trigger agad ang flicker dito ni Kale. And look at that, dahil hindi na sila nag-stall, but rather, umuwi na lang din. Nandito si Sway. And, ito naman sa middle lane. Tingnan mo, nagre-react si Nicole. Pinoprotektahan niya si Tu eh. Kasi kinakailangan niya rin bigyan ng enough space si John Leonard 15 that mapagmahal at yahoo.com. Tinitignan ko no yung Mathilda dito, napakakate nung damage siya. May kakilala ko nagmamathilda, parang hindi naman ganun nagiging effective kung paano siya nagiging support, at mukhang tinutusuto siya dito ni Sway. Sabi niya may make face ka pa dito ah. Kinukulit-kulit siya siya ni Lika Lee eh. Hala, nilansi-lansi to the point na naubusan ng gas yung robot nila dito. Oo, tinan mo yung Sway, 1-2-1-2 pam. O, ganun yung ginagawa niya, in-ejector niya, pero bumalik din pala, trigger na naman ang flicker dito ni Sho. At assignment siya ni Bacardi dito, pero look at that tag with a 2, with a 2-fold U. Ano nangyari? And look at Sho, si Ryzen mo ang muntikan pang makapatay, at yun na nga tutumba rin si Alice kasi hindi pa siya umalis. Nakagustuhan niya makakuha ng stack, minaximize niya, akala niya walang backup. Doon na nga siya nasama. At wala nang follow-up. Now, it's already 2 minutes for the round dito ng ating Reach Apex. Getting ready for the turtle. Wala pang level 4. Etong dalawang pseudo tank for this both teams. Pero si Kale, it's in his way na yung kanyang galaw. Sabi niya, sige, i-spotan ko. And mukhang nag-shotgun na sila dito. Wala nang kukuha nito. Roger, roger, commit, commit. Pero sabi nila, wait lang, huwag ka munang mainit. Kasi nga naman, yung pseudo tank natin dito, parang spelling mismo, yung letter P, nawawala kasi silent muna. Hindi muna siya bibigkasin kasi wala pa nga sila kani-kanilang ultimate. And speaking of that, mukhang medyo naligaw sila dito dahil si Tu, kung ikaw wala, ako meron, I got you. Ganun nga yung ginawa niya doon. Mumuntikan na doon si Sway ah. Kita mo, pumunta siya doon sa bushprop. Tapos biglang, uy, tatlo. Nagulat siya eh. Naglalakad ka lang, pagtingin mo, nandun yung mga gangster na aso sa street. Tumatahol yung pangil na nakadikit na sa pabo. Pero tahol pa lang yun. Hindi pa nakagat yung good move for Reach Apex kung paano sila mag-react. In terms of backup, eto na sabi, eto na ang ganti ng api eh. Napaflicker nyo ako ha. Hindi pa tapos ang backpack dito. Sumisegue or sama pong position. Etong dalawang hero, Sway as well as si Ryzen, ibinibate nila yung gold bars na pwedeng ma-farm ng Reach Apex dito. Once they react, tsaka sila magka-counter punch. Eno, isa-shotgun na nag-Rico God. Guys, pababa na yan. Sabi ni Sway, sige, aabang ako na Mountain Shocker Pop to reveal so, ang situation dito. May pwesto na dito, Bin. Eto na. Nabuking sila dito. Nikalina with the flicker and way of the dragon. Indeed, kung I can look at that feather, there's like, there you have it. That would be the kill for Bacard 151. And look at that. Dahil yung triangulong opensa, kinumit na rin dito ni John Leonard 15, mapagmahal. Si Sway, sasagot din. Kaso wait lang. 1-2, 1-2. Wait lang dito. Ganun na nga yung ginawa niya. Si Tu kasi natuto na. Hindi na pwedeng makakatakas. Naka-apekto sila na isang mabilis. While eto si Nicolay, props kay Nicolay, burning that flicker to make sure na mahuli ang isa sa mga hero, which is Bacard 151, na binigyan na isang kick, which is 101. Tinuruan siya back to basics ang ginagawa dito ng Team Payaman. 1-1 ang ating score. Still 200 lang alamang for the side of Reach Apex. Aabante na naman ang Reach Apex. Tignan natin kung makasasalag ang suntok ng bibitawan dito. Waiting for the jump here. Eto na. Ayun na nga, jump. Bababang! Ganun na ang ginawa dito kay CALE. Pero dahil that is too tanky, kasi hindi muna siya mamamatay, pero seems like another setup ang gusto nilang gawin. Nagpaulan na nga dito si Farsa ng kanyang feathered airstrike. It did connect, although a little bit too late. Pang shove lang yon ng minion away. Para sabi niya, rain, rain, go away. Ganun. Pero wala ako. Off it ako. Diyos ko! Ano ba?
yun? Yun na lang kakantay, mag-offbeat ka pa habang si Kel umaatras pa nga, tumatakbo, mukhang mahuhuli lang ng bahagya doon sa regenerative power na binabakbak dito. Circling eagle dito, Bin! Umikot na nga, kaso yung ulan, binabagsak na rin. Kitang-kita mo naman, nandito nga, circling eagle, kaso alam mo naman, kasi yung ibon, pag basa yung kanyang pakpak, mabigat. Hindi yan ibon man may laya, diba? O medyo mabigat pa yung pakpak dito ng ibon doon. Nakaligtas siya dito. 1-1 parang ating score parehas. Sama kumukuha ng edge or konting pagkakamali. Ryzen doing a great job popping that mountain shocker on time. Kasi alam niya pag may potential rotation or gusto nila ng pick-off, ipapop na yan. Tsaka nararadyon tol dito sila nakapwesto eh. Now, umaabante dito ang Team Payaman sa salubong. Etong si Godmo. Etong si Bacardi, nahuli na! Ay na nga, Feathered Airstrike ang kinumit niya. Unang tutumba na naman si Bacard 155. And look at the guiding wind. Kinumit fast-fast na naman ng isang mabilisan. Flicker ang 3 Nigger. And look at the Nigger like Woodfall. Another kill dahil si Shaw mamamatay na rin. And a trade of 2-1 Prof B. Plus, samahan mo ba dahil nag-nenok pa sila doon sa Jungle Cup. Kaso andito si Kale. Oh no, dahil apat to guiding wind. Papasok si Kale. Nag-pack na damo. And ejector pa siya. And look at that. Dahil tatlo ang napinga sa Team Payaman Prof. Pero pwede na lang madaliin dito, Bin. Go for the turret onto the top. While etong si Lance as well as etong si Farsa, etong si Shisho, pwede nilang gawin ang Lancelot, ang Turtle, na mas maganda compare sa isang turret. Mamadaliin nila to, look at that. Sabi sige, sa kanila na muna, magkaka-reaction time dito for the side of Reach Apex. Babakbak na bata dito, Bin. Ena! Ayun nga, Circling Eagle, kinamit na rin, pero referee in your face. Although, that would be a casualty kasi siya rin yung napitas doon sa may band ng Deadly Split. Split? Kinamit na nga dito ni Muhammad Alidab. At look at that tankiness. Ginagawa nila dito. Yung detector nga dito ang isa from Sway. Pero malito, masyadong malalim. Kasi yun nga, sabi nila, tower lang pre. Samantalang si Bacard 151, another paglanse. Dahil na-push niya na rin yung another turret onto that bottom lane. Nikalay, nagka-kiting. Gusto ko yan. Kasi yun nga lang, medyo profi, hindi pa nakakasabay ang Team Payaman. Inaantay pa ba nila magkabilugan ng buwan? Bukas, ayun ang ginagawa dito ng Team Payaman. Nakukuhanan sila ng resources dito. Mas magaling maglaro ng Monopoly ang side ng Reach Apex. Kaya yung resources nila increasing for the 2K kanina, ay 1K kanina, already around 3 or 2K. Now, ang titignan ko dito, Team Payaman, paano nila gagawin to? Butas ang tore, open ang buff, which is mapapunish for the next 2 minutes ang kanilang Lancelot. Item check tayo dito. The slow is already there waiting for that Oracle negating if ever man bubuo ng Necklace of Durance, etong isang Farsa or etong Alice. I think that's a Winter Trancheon ang susunod na gamit dito. Kailangan nila alisin ng map control. Jumping in, Beam. Ayun na, bakbak na to. Ayun na, bakbak na nga ang ginagawa nila dito. Split, split ang kinibit na nga ni Ali Dabdab just to throw them away. And look at that, Kale. Nagsistay kahit na masyadong masakit. Flicker ang kinibit nila dito. Whereas Feathered Airstrike lang ang sagot together with the Wings by Wings. Casualty medyo nalilimitahan ng Team Payaman. Pero sabi ni Shaw, anong limit-limit? Andito ako. Kasi yun nga lang, sabi na, sige, mamaya na lang pala. Prof, with this current setup, look at that. 2K na ang advantage ng Reach Apex. And medyo pumapalag ang Team Payaman. Although, sino nga ba ang maaari nilang maging trump card later on? Kailangan dito for Team Payaman, kumilos na itong si John Leonard. Nagiging masyado siyang tahimik. Alam niya, may early damage siya. Ang problema, somehow, every time gusto niyang mag-ingay, natatakpan na itong Reach Apex. Dahil yung mga ganyan setup, yung mga pick-off dito, show, hindi niya madikit doon. Dapat yung dikitan. Nababato, yung dapat ibato ni Sway dito. Mahuhuli ba? The flicker out will be burned and automatically. Lilipat dapat dyan sa kabilang mapa. Ano nangyari doon, Prof? Kaso yun na nga lang, the setup from that Matilda, nagtag na rin talagang ayaw na silang papuntahin pa. Sabi dito ka lang sa land of dawn, hindi ka pwede doon. And look at that space, dahil si Ryzen, babakbakan na nga yung turtle na mukuntigan pang maging lord. And look at that TikTok time, kinamit na nga dito. Kaso yun nga lang, wala rin siyang natadyakan doon, Prof. Iniisip ko nga si Shaw, papunta na ng game number 2 eh. Kung paano siya mag-orb out dun, palabas sa kanilang mapa dito. Basag na naman ang Torre sa baba.
aabante ang mga minions dito sa mid. They're trying to defend onto the top to delay things out for the next 90 seconds. Aalagaan ng Team Payaman ang map control nila dito kasi palabas na ang Lord. Aabante na naman ang Reach Apex kasi nakakuha sila ng buff eh. Ito yung nagiging problema once nakukuha ang turret. Knowing na isa sa mga hero ay nagiging effective dito like Lance, getting that purple buff, mas mamamaximize mo yung gamit mo sa isang Lance. Ngayon, wala na naman siyang buff. That is the second buff na nanakaw sa Team Payaman dito. Most likely, ang Lancelot, Team Pahirap. Nahihirapan siya kung sino dapat niya i-pick off dito. I love the idea. That's why talagang MVP or most valuable tower ang kailangan dito para dito sa may ating middle lane. And look at that proc, ang kanyang ulti dito, another turret would fall down, pero triangulong opensa lang ang ginagawa ng ating Lancelot John Leonard without that purple buff. Medyo nalilimitahan ang kanyang movement. Samantalang si Sway, look at that, talagang nagmamarcha-marcha lang siya. Samantalang si Parsa, nagbibigay ng mancha, kasi tingnan mo nga naman yung feathered airstrike niya. Nakaabang lang kung kaninong pwede kumapag meteor shower. Sinasalo, and look at Nika, Lay would fall plus another tower as well. And there you go. Mapipilitan mag-back ng bahagya ang Team Payaman. Yung Lord natin, Prof. B, 15 seconds, mag-suspawn na. And I believe, if ever, baka antayin na ng Reach Apex na maging Luminous Lord to kasi 30 seconds na lang. Yun yung kailangan pinakamaganda dito. Isa mo, antay nila ang mangyayari dito. Ejector, kinumit na dito, Beam. Hindi, ginojoke lang nila dito ang side ng Team Payaman. Oh, item check, tinitignan ko, maganda ang itemization for the side ng Reach Apex, and namamaximize nila yung kanika nilang defensive item as well as a magic pen. There's an ejector set up, Kale might fall. Yun na nga, nanaglag na nga si Kale dito, and look at that, Winter Truncheon para mag-grow sa player. And yes, there you go, si Rico God Mode, wala nga Hesuya Mode, siya yung tuluyang nang mamamatay, and that will be a 2 pick up, 2 man down para sa Reach Apex versus Meteor Shower. Kukumit na rin ni Bacard, 151, at nakuha niya na rin ang kanyang Winter Truncheon. This jungle is unstoppable, pero si Ali Dap with that Ali Hook, and look at 2 with a triple U, Feathered Air Strike in your face, and another one, mamamatay Prof B with that trade para sa Lord. Sa tingin mo, anong nangyari? Lumaban sila kahit nasa kanila na ang Lord. Huge mistake for Reach Apex. Better kung antayin nyo na yung Lord, kaya kayo kumlash. Hindi naman nasa misposition ng Team Payaman eh. Masyadong nagmaasin etong Reach Apex. Kailangan nila, they need not to be rich. Kailangan nila maglaro like smart players dito. Smart Apex ang ganitong sitwasyon na kailangan nilang pagganahin dito. Dahil malulugi sila, tinayin nilang Lord, nakapag-invest sila, nakuha nila, pero nai-eagle sila kasi hindi naman nila nagagamit eh. Hindi ni-investan nila dito. 6-1 in terms of objective. Don't forget, a lance is still a lance na kayang pumunit later on ng isang marksman once nakapasok, habang ito naman si Ali Dap as well, eh, medyo mag-ingat naman kung paano siya papasok dito. Medyo nagiging maasim din kasi siya, to the point na minsan napapahamak, nag-overextend, eh siya nakakaligtas. Yung mga kasama niya, pag naiwan, automatic todas. I love the idea na ito nga, no, kailangan muna kumbaga maging tahimik din at the same time Reach Apex, wag sila for that overextend, and look at that, dahil si Ali Dap Dap andito na nga nag-split, samantalang andito yung mga repa, sabi niya wait lang pre, kailangan ka namin isalba, pero may naipit na naman sa gitna si Sway, andito naman, and look at that meteor shower, prinok na naman dito ni Bacard, 151, although si Kay lang ang tinamaan. Prof B, going back to that idea, so kinakailangan, wag muna magmaasim yung Reach Apex dito. Kasi feeling ko rin kanina, Prof, medyo nag-overextend sila eh. Dapat talaga, they need to take time. Ang take time kasi dito, that's a marksman. You need that perfect timing para makaposition ang marksman dito. Nandito naman si Rico Goodit. Rico God, di ba? Rico Good tuloy. Kuya Good! Rico Good! Rico Good! Pwede ba ako yung sa'yo, Rumekta? Yun yung ginagawa dito. Rico God. Ayun o, re-rektahin niya ata dito si Nikale dahil sa setup. Naku, naiwan si Sho! It's showtime! Ejector, pero growing as a player and flicker. Dito pero ang sagot! Diba card 151? Ligo ka muna. And look at that double kill para kay Core Ryzen. Oh my God. Oh no. Just when we thought
yung momentum na punta sa Team Payaman kanina, do you think medyo napalalim yata sila dun? Palalim at naiwan. Yun ang nangyari dito sa Team Payaman. And sabi naman ni JFX, hindi pa naman natin mapupush yan eh. Si 2 kasi, naandyan pa. As long as buhay si 2, makukover yung mga mistake na ginagawa nila dito. Huwag na muna sila magpapitas. Wait up until mag-respond yung mga apports nyo. 2 needs a good position, feather earth side, just to make sure to defend. Pero si Alidab kasi nagiging perwisyo eh. Gusto niyang kapitan etong Phoenix user. Mm-hmm. Talagang gusto niyang dumikit. Ang hirap niyan kasi alam mo yung lumalayo ka ng lumalayo. Tapos ang ginagawa ni Alidab dito, lumalapit ng lumalapit. Para siyang parasite na naninipsip ng naninipsip at ayaw niyang magpapigil. Tingnan mo na lang oh. Oo, para siyang ano eh. Para si Tisim na hindi to nagiging mutual. Kasi alam mo yung parang napakasakit niya at ang sakit na nga sa ulo. Tingnan mo nga naman pero nag-grow siya as a plema dahil nag-split-split na rin siya. Nag-grow siya as a plema. What a move coming from Reed Apex dito. Dumahak ang buong Reed Apex na buhay. Ang kanilang glue. Grabe naman si Alinap doon. Kasi kita mo kanina eh. Nag-slam-slam siya. Tapos biglang, uy, may winter truncheon pala. That's very unusual. At hindi ko rin kanina napansin kasi na nabuo niya na. Pero eto na nga, may pag-alihook doon. Dahil hinagas and the ejector. Yes, there you go. Dahil si Sway andito. Pero look at that, Nicole. Medyo delikado proc ang kanya immortality dito. John Leonard, andito na kipagbakbakan. Pero masyado nang maasim si Alidab. Tingnan mo, sabi niya, saan ka pupunta? Dito ka lang. So, hinahabol ng tatlo. Pero sabi niya, hindi, makakatakas ako. Prof, Alidab is really dealing a lot of pang babad trip para sa Team Payaman. And look at that, pinapasok niya na. Tama, kasi talaga nag-grow na ang team dito ng Reach Apex. And that power up is brought to you by Juicy Lemon. Basta we stick, sure na mag-juicy lemon ka. Eto na, huling bakbaka na ata dito, Bim. Pero yun na nga, hinagis pa si 2 with a triple U. Sabi na dito ka mag-feathered airstrike para maabot mo kami. Huwag ka dun sa inyong base. Meet your shower. Co-commit na rin. And look at that ejector. It did connect on to 2. And Sway, nalilingkisan dito yung Lord. Libreng-libre. Buhay na buhay pa. Samantalang nilulusaw na nila. Nicole, together with her friends, was able to defeat the Lord. And look at that. Dahil pumasok si Nicole dito, masyado siyang malalim. And look at that. Oh no. Na-lecturean na naman siya dito ni 151. Sabi, balik ka muna sa 101. Alidab hinahabol ni Kale. Si Kale hahabol. Kasi yun nga lang, tatlo. Hindi niya alam na tatlo pala yung hinahabol niya. Nag-grow na naman dito si Alidab. Di ko na babanggitin kung ano. Basta nag-grow siya sa player. Tignan niya na lang mamaya. And look at that sausage. Talagang tinusok na nga dito. Pass, kinumit. Alidab, buhay na buhay pa rin. Tingnan mo, hindi siya mapunit kahit tatlo na, Prof. B. Ano bang mayroon to? Kasi nga, nag-grow na siya as a player. Di ba? Kasi naka-winter truncheon na siya. Kaya hindi siya mabutas dito or saan bang matunaw. So we'll see if that's going to happen. Actually, there are some skirmishes, Profi. I love the fact na ganun na nga yung sinasabi mo. Kasi talagang ang mangyayari dito, yung pseudo tank, kailangan marinig na rin finally yung letter P dun sa pseudo. So dapat maging pseudo na sila. Kailangan maramdaman na yung mga setup na kaya nilang gawin. And look at that, has his way. Sabi niya, kailangan ko magparamdam. Ngayon, magpapanggap ako. Ako ang damo. Ang damo. Ay, ako. Tira mo. Diba? Pinataan niya lang yung dalawa. Siyempre, hindi pa siya. Time eh. Oh, hindi pa time para i-strike. Take time lang. Another one. Take time to realize. Oh, gumanda yung blog. Ay, baka makapiright tayo. Huwag mong tuloy. Oo, kaya katigil ko na dito. 14-8 ating score. Reach Apex doing a great job. 63k, alam mo, pagka pumasok na 50 to 55k, almost lock item na ang mga gamit dito. Feeling ko si Glue hindi pa lock item. On the way he moves, kulang pa ata ang item niya. Item check tayo dito. Yun na nga, kakabili lang ng kota. Imagine, no? Wala ka namang paa, nagbuboots ka, ganun kainit, etong si Glue, which is kailangan niya kasi sabi niya, nagkaka-friction kasi ano eh, profe, siyempre, lumulubog. Lumulubog kasi yung paa niya, alam mo naman kapag ano eh, ganyan yung ano mo, kailangan mong maging solid, maging rock solid yung paa mo para mabilis ka tumakbo or mag-initiate if ever kinakailangan mo. Kasi kita mo yung kanina yung kay Glue, na para lang siyang jelly is na gumagano. Paano?
Mga ganun. Record mo, Direk. Yun lang. Yung pagkampay-kampay dito, Reach Apex, still waiting for the perfect time in both teams, need this Lord very bad. Habang pumipwesto na agad dito si Ryzen, kailangan niya alagaan yung position niya. Lamang lang ang Reach Apex dito, hindi sa position, kundi dun sa skills na pwede nilang ibato. Kasi kahit anong tago netong Team Payaman, merong Mountain Shocker na nakaabang. Pag pop niyan, reveal lahat ng mga pakong nakatago sa ilalim ng kahoy. Ito na nga yung pako, si Nikal eh, binato na rin, pero natin sa tank. Pero tingnan mo nga naman yung ginawa nila doon. Sabi, sige Nika, ikaw muna yung sacrifice. Dito lang muna kami magpapanggap na wala dito. At yung pagpapanggap nga nila, natuldukan dahil finally feathered airstrike plus that ultimate coming from the YSS. Nakita, yung sinasabi mo nga kanina, Prof D, mapipigilan talaga kung ano man yung masamang balak na gusto nilang gawin. Dahil once mag-proc lang, itong si YSS, mapipigilan na sila. Pero napakakunat, diba card 151, look at that, wala man lang damage yung Way of the Dragon na kinamit ni Nikale. Pero sabi, kung masyadong makunat, what if tundukan na natin and that would be the first wave na makukuha or first kill after quite a while na makukuha na naman dito ng Team Payaman. Ito na nga yung ating Matilda Express. Pero a little bit opportunity lang ang gusto na lang gawin. Si Alirap gusto niyang dumikit. Tinan mo, para siyang yo-yo na nagpo-poke-poke. Kung kanino magko-correct, matik, sige, dun na yon. Mountain Shocker, pinapap na naman. Booking na naman kung nasa ng Team Payaman. Ang ginagawa dito si ng Team Payaman, diskarte, abante, gusto ko yan. Charo kay Boss King na nanonood dyan sa comment section natin. Mukhang mag-aabante na naman ang Team Payaman against Reach Apex. Look at the zone out onto the backline. Si Kale, dito Beam. Nandun na naman si Kale. Kaso sabi niya nalalan sila. Kailangan nila ma-resert yung Lord. Although, it was John Leonard na nakakuha nung Lord. And look at that steal. Plus, dalawa pa ang wala sa Reach Apex. Mukhang nabak na nga sila dahil nanonood si Boss King. Proc dito ang kanyang Feathered Airstrike plus look at that pagtadyak with the Way of the Dragon. Flicker ang ginawa dito ni Muhammad Alidap and look at that dahil nag-grow na rin siya as a player. That another kill as well, Prof B. And look at that death timer. 65 seconds, mawawalan sila ng sakit sa ulo. Nako po, 65 somehow is not enough para makabalik naman agad ang Team Payaman. The Lord, gift lang sa kanila yan para makahinga o tumagal dito sa loro. Makaka-comeback sila dito kung at least makakuha sila ng dalawa o tatlong hero habang with that Lord plus yung mga minion waves nila nakatawid dito sa river. Pero parang ganun na nga yung mangyayari, Prof. Kasi sabi, yung middle at saka yung bottom, ganun na nga yung nangyari. Considering that, another factor, nandito na rin yung Lord. And look at that! Bang! Look at that Lord! Not charged, tapos tumalon. Matik, kaso yun na nga lang si Shu. Masyadong dumikit at natuldukan na nga siya dito. Hinahabol dito ang tatlo. Nagtitren-trenan, samantanong si Sway. Nag-iisip siya, sino nga bang ihagis ko? Feather Jersey, kaso nakancel to. Dahil siya yung in-ejector dito. And look at Kale, out of nowhere, papasok, magbabato ng mga plato. And triangulong opensa naman, ang sagot ni John Leonard, magdi-disengage sila dahil medyo, Prof. Ano nga bang nangyari? Yung parang medyo na-outplay sila. Medyo dumulas kasi sila dito eh. Diba? Yun ang nangyari dito sa Team Payaman. Nawalan sila ng patience. Alam mo naman, patience is the key. Yun yung kinapitalize naman dito ng Reach Apex. Pinapakita sa kanila, welcome to the world of the Apex dito. Knock up na dito. Beam, eto na, bakbaka na. Feathered Airstrike, napulahan yung dalawa. Tapos Phantom Execution, kinumit na nga rin dito. Sway, nag-1-2-1-2 paalis. Rico Godmold, medyo pulado dito. Nalilanse ang ating Matilda. Ay, naabod siya ni Kelly. Hindi pwedeng makawala ka pa. And there you go. That would be another fall. 70 seconds death timer. That means a lot. At eto na nga, sabi kasi ni Nikalay, kinakailangan ko patayin to. Si Ryzen, inhabol ng dalawa. And look at that, nakapag-flicker na rin siya. At yung sagot! Sa tanong, Bacard 151 with that meteor shower and growing as a player, ang ginamit na nga dito ni Kale, kaso, oh no, oh! Dahil, grabe yung tag, split, ginamit ni Alidap, isa, laban sa isa, ang napingas, Prof. B, 70 seconds, yung Lord natin magre-respond na rin.
Yun na nga eh. Another lord, wini-wait natin for the next 70 seconds. Gusto ko yung idea dito na kailangan ulit nila pangalagaan ang kanika nilang posisyon. Kumbaga, pag magdidikit-dikit to, not only Reach Apex, pati yung Team Payaman, kung paano nila sasabihin, paano ba sila magdidikit-dikit? Sasabihin lang dito ng Team Payaman, boy, meron akong kwento! Tsaka maglalapit-lapit yan sa isa't isa. Tapos tsaka sila makikinig. Now, nasa labas ang mga wild dogs dito na gagala-galaan. Titignan natin kung sino unang matamay o nagtitikal ito. Depende kung gano'ng kataas ang buhay mo using that glowing wand. Eh, ayun na nga. Speaking of tikal, talagang tuluyan na nga nakiliti. Si Alidap, dahil siya na naman yung napatumba. Alam mo naman, pag kinikiliti ka, di ba kumakawag-kawag ka? Tapos hindi mo nga mapipigilan kahit sabi mo, sige, kaya kong pigilan to. May kakilala akong ganun. Shout out sa'yo. Pero eto na nga, 55 seconds na naman, mawawala si Alidap. And this is very crucial, pro. Kasi 15 seconds, magre-respond na yung ika-apat na lord natin para dito sa ating game. And considering na wala silang tank, medyo kinakailangan makapitalize ito ng Team Payaman. Pero looking at the places, sa tingin mo, sino mas malamang with the setup? Sa setup dito, positioning, nandito, ibibigay ko to sa side ng Reach Apex kasi meron sila ditong Sway and meron sila ditong si Rico God. Pwede nang i-go to kaso nas nakakatakot yung setup nila. Pag hindi kumabit, GG sila dito kay Show as well as kay 2. This is show time na mangyayari dito. Itong dalawa, the Show 2 connection. Ito na nga yung connection na inaantay natin kanina pa. Pero Feather, there's strike, kinumit na rin agad-agad as John Leonard Woodbrook, that immortality boss, the turtle or the lord Woodfall onto the side of Team Payaman. Pero hold that, Prof B, dahil andito na si Show at na-hold up pa siya ng tatlo. Tignan mo nga naman yung nangyayari dito, yung pagpapoy. Finally, si Sway ang kanyang mapapatay. Sabi kasi Sway, don't come in my way. Kasi sabi nga naman, kinakailangan dun ka muna sa base mo magstay. And look at that trade, Prof. Ngayon, with this level 4 lord and with all of their turrets being equal, ano na nga bang kailangan gawin ng Team Payaman? Dapat ba mag-freeze pa ng lanes or dapat head-on collision? Kailangan nila mag-freeze na lane dito kasi wala pa si Show. Si Show and again, etong si 2 ang gagawa ng miracle play dito. They need the firepower onto the backlines. They need the sustain capability netong si Show. Unless makapunit ng isang mabilis, eto si John Leonard. Combination, popping that mountain shot and revealing kung nasan man nakatago ang Team Payama. I think they need to wait for the next lord. Sa ganitong posisyon sa dalawang kupunan, walang kaya tumapos unless makakuha at least dalawa o tatlong core hero or somehow heroes for the side ng each team. Mm-hmm. So for that to happen, I believe that would be the battle of the patience, no? If ever sino yung una mawawalan ng pasensya or if ever meron man matatapilok sa kanila at lalabas yung paa, kung sino man yung nagtatago sa bush, ganun na nga yung mangyayari dito. Ilang minuto pa bago lumabas ulit yung lord, magkakaamuyan, magkakahalinhinan. Though, yung minions dito, kitang-kita natin, tumatawid ang minions ng Team Payaman. So, halinhinan with the momentum. And looking at that, dahil nag-trigger na nga ng kanyang feathered earthrail, nandito si Trugas. Oh no, si Nikalay nakita dito. Pero andun din pala si John Leonard. Medyo delikado yung buhay ni Rico Gatman. Pero look at that meter shower being committed. John Leonard, tatakbo na baga yung ejector. Pinabalik na naman si Nikalay. Pero maghihinga muna silang malalim, Prof B. Dahil sabi nila, Show, saklolo, andito na ako. Ang sigaw naman ni Show, Blado, kinokomit nila. And feathered earthstrike na naman ang sagot ni 2. Two Show connection umiiral and look at Nikalay, tinadya na with the Ray of the Dragon and another one, Frog, ang kanyang immortality, yung pass andito na ginagawa ni Alidap, nag-suppress, nag-grow as a player, andito si Show, si Alidap, andito rin naipit ng apat, and look at that, dahil mag-feathered airstrike din siya, andito rin nakasagabal yung ulti ni Show, so hindi pwedeng mag-commit, ganun na ngayon nangyari, Prof B, para silang nagbo-boxing, pero alam mo yung sumusuntok sa hangin? Oh, yun ang tawag, the airboxing. Hindi, shadowboxing talaga ang tawag dito. Hingang
malalim ang nangyayari dito kasi they need to wait for the next turn. Etong ganitong clash nila, sino lang unang bumitaw eh? Sino unang ma-pick off? Yun ang lalamang dito. Ayun, no, aatras abante lang pero ang totoong balak ng dalawang yan, nagsisindakan lang kasi aantay nilang Lord dito. May takot siyang kunwari matatapang yung dalawang kupunan dito pero kung sino lang yung maiwan, most likely, yun yung taya. Ito yung laro ng ano, cups and rubbers. Mm-hmm. Kinakailangan kasi nila sumabay kahit nga hindi kabilugan ng buwan. Kailangan syempre mag, ano sila, mag, magaganan sila. Sabi kasi ng nanay ko, kaya ko to, gaganan sila. Diba? Nabutan mo ba yun? Ano? Kaya mo ba to? Bato? Tapos sasabihin ng isa, oo naman, mas mababa pa dyan. Oo, diba? Oh, shoutout sa mga batang 90s na nakikipag-showdown ng spaghetti pababa. 90s pa ba yun? Oo! Umabot 2000 na yun eh. Batang sex bomb ako! Mukha nga. Let's see, 17-14 ang ating score. Tingnan natin kung sino makakatikim ng spaghetti pababa dito. Oh, the knock up, the kick! Medyo bumengkong. Nilagyan kasi ng... Binuelta ba lentong? Kasi sabi ko nga sa'yo, nag-aambahan lang sila eh. Nagaganan sila, ang buhay mo, madali matetanong. So, what pake mo kung matetanong ako? Di mo alam yun? Ano ba yan? Corny na childhood mo? Pero ito na... Laro nun, most likely wala kang kalaro nun, di ba? Even si Direk napapakamot, anong kanta yun? Ang meron kasi sa amin, langit mo, impyerno. Nagpapamailaw-pamailawan kasi kami nun. Ayan na, oh. Tignan natin kung sino una makakasaksak puso at makukuha ang Lord. Now, Reach Apex, ang ganda ng position dito ni Sway, waiting for the perfect timing naman. Etong si Rico, sabi niya, wait lang ha, bebueltahan ko lang to. Team Payaman naman, na-reveal na naman yung position, kasalanan na naman to ni Ryzen. Ito yung mga tropa mong anlakas mong omsat dun sa computer shop. Pa-sniper ka pa lang, eh niraratrat ka na sa likod kasi naikutan ka niya dun sa Didas 1. Alam mo kasi, pro, yan yung may mga ano eh, may mga apports, yung mga batang taga-yoyo, yung mga batang wala namang ambag sa computer shop, pero yung mata, grabe, tsaka makasulsol. Uy, pre, likod mo, mang gaganon. Pero alam mo yung never naman sila magre-rent ng computer. Yung mga taga-sulsol lang, yung pala nang bubulong, pre, nandun sa may kanan. Sabihin nila, pre, nandun sa may baba, pero eto na nga, pre, dahil sinikali yung unang in-ejector, pasakwit ang ginawa dito ni Tu. And look at that, oh no, dahil si Kane, together with the show, pero nag-grow as a player na nga si Bakar, pero hindi ka pwede umalis. Saan ka pupunta? And look at that, dahil si Ryzen na trigger na rin at magba-back away yung Lord, mapupunta na nga ba sa Team Payaman? Sabi ko, oo, amin na to, sabi nila. Aatras at aatras, lumabas na dito yung pinagsasasabi natin kanina, which is it's time for Alice to show her moves dito. Umaabante na lang, hala, nayakap na naman. Eto ni Alidab, si Nikalay, babakawing away dito. This is a level 5 Lord. Tinan mo naman yung buhay niyan, 35k. Win multiplier yan dito, poprotektahan to ng Team Payaman. At aabante-abante lang. Tignan natin kung paano pipigilan to ng Reach Apex Beam. Ayan na ata, bakbak! Feather Dare Strike, kinamit na rin dito. Ang sagot naman ni Ryzen, kailangan ko lang naman malaman kung nasan kayo. Knockout, kinamit na rin. Way of the Dragon, para sa mukha. Proc Immortality dito ni Alidap, magdidikit-digit. Didikitan niya kahit sino, kailangan niya mag-split-split. Pero si Sho, ang sabi, I would do the sweep-sweep. And look at that, dahil yung Lord natin, nakakalmot, nakakalto. Plus, look at Ryzen, one fall. And it's showtime, dahil yung first round mapupunta sa Team Payaman. Ooh, that feather earth